to ban. Alliances turn to pick. Dire team pick. The sack. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Eh, nagbabalik kami for game number 2. Naputol yung game 1 kasi natapos na yung laro. Medyo nag-crash lang yung Dota. Kasi nag-update. May, nag-update pala. Pero ito na. Game 1, ayan. Nanalo ng Alliance in game 2. Tingnan natin kung makakabawi ba itong Viking GG. Okay naman yun. Laruan kanina pero tingnan natin kung mapagana ba sila. Pero Slark draft pa rin sila. Slark draft pa rin sila. Stick sila sa nila. Parang bread and butter pagdating sa draft. So ito Alliance, ganun pa rin yung hero nila, walang pagbabago. Maiden, Abaddon, Leshrac. Sa'yo naman na Viking, naririkini nga mo. Sa'yo naman na Viking GG and Tiny Slark Skyrat. Ganun pa rin, Skyrat lang na bago. Tama, Skyrat lang. So pwede sila mag-andito, LC. Kanina kasi hindi sila nag-ani, nag-Skyrat eh, may LC sila eh. Napilitan sila mag-ano eh, 4 mag-tiny. Ewan ko ba't nag-4 tiny sila eh. Di talaga maganda ngayon yung ano eh, super tiny. Kasi, isa ano nga, 3 grab. Sobrang baba ng movement speed. Hindi ka pwede kumahala eh. Movement speed yung katumbas ng 3 grab mo. Ay, hindi. Nababawasan ng 25 movement speed pag nag-3 grab ka. Eh, movement speed pa naman ng tiny. Yung base movement speed niya, sobrang baba. Nasa 290 ata something. Kaya, pag nag-3-grab ka pa, sobrang bagay yung maglakad. Kaya, bagay siya offlane or offlane mid or ano, carry. Tingnan natin yung ano dito. 4th pick na Alliance. Kung mag-ursa ba ulit sila or... Ursa pa rin. Think ko... Don't pick what is not broken. Pwede siguro sila mag-naga, kaso... Mag-LC itong Viking GG, so baka hindi sila mo... Baka ano, ilalast pick na nila yung hero dito, Nicky Baby. Okay, Razor. Isa sa mga OP din ngayong patch. So, kinuha nila. Mga OP. So, I think itong Razor, matik ano na to? Matik hero na Nicky Baby to. Kumbaga, sa side ng Alliance, pumili sila ng hero na... Okay, sige, kunin niyo LC, pero pipick kami ng carry. Na kayang bugbugin sa laning si LC. So, ito na yun, yung Razor. Razor kaya niyang buguin sa laning. Kung mag-LC man itong Viking GG. Slark din, may tapan din sa lane. Ano kayong pipik dito ng Viking GG? Siguro, maganda sila offlane na, na range hero. Kasaya na lang tayo ni mid to. Mayroon kasi pag tayo ni Ophi, madadurog din lang talaga sa rin. Against kay Ray. Hira. Na pwede yung pangang dito. Wala kasi kadalasan na pang combo dito sa Skyrat, mga melee. Axe, LC, ganyan. Tiny. Pero kasi since may Razor ba... Eh, pwede siguro yung Axe, tapos creep skip na lang siya. Hindi niya pipilitin yung lane. So, LC. Dykesir. Maganda yung pick. Melee, pero may surge. So, mga maganda. Maganda yung pick dito ng Viking GG. Wala nga na setup sa Mystic Flare. Pero, at least may panglayo ka dun sa static link in case na in-static link siya ng Razor. So, maganda Dykesir. So, at least, kung titignan mo, diba? Pag si Slark, may inangat ka sa backline. Tapos may Iron Shell. Sobrang sakit. Tapos Iron Shell din ni Dykesir dito yung Tiny pag pumasok, di ba? Sobrang sakit na, ng burst na pwede ibitaw. So ito, Alliance, nagban ng Queen of Pain.
Queen of Pain, wala naman na, wala rin na bago Queen of Pain. Wala naman nagbago. Skyrat mid. Skyrat mid, di malabo to. Watron na to. Watron, Skyrat, then Tiny mid. Pero kasi pwede gawin dito ng Alliance, pwede nilang gawin ano to, Leshrac carry, tas Razor mid. Pwede nilang gawin yan eh. Kumbaga, gagawin ng Alliance dito, kusan yung ano, yung, kusan yung Tiny, dun yung Razor. Dun yung Razor mag-late. Ay, oh, AM. Kakaibing binan ah. So, ina-expect nilang ano to? Razor mid, tas Leshrac, ano, 4. Okay. Pero kasi AM, isa sa mga hero na kaya may pag-ano eh, may pag-lane ng kita, Xer. So, okay lang naman yung ban dito. No? Viking GG. Baka mga ano pa eh, mga last pick AM, mahirap na. So, Viking GG. Sa tingin ko, kung titignan mo yung draft nila, okay sa kanila mag-ano, sniper. Sniper mid. Kung ano to, gagawin ulit nilang Tiny support. Siguro maganda ato kung ganyan na lang nilang Tiny support. Pero, ang magkasama sa lane, Skyrat, Darkseer, tas Tiny Stark. Pwede nilang gawin yan. Mayroon kasi kung Tiny, Darkseer magkasama sa lane din, katapat yung Razor eh. So yan. Pwede silang mag-strike, basta ganyan yung lane situation nila. Basta, kailangan nila siguro na no, range hero na may Magic Burst. Kahit pa paano. Okay. Carry pa naman, carry pa naman. Idlip lang. Sasaktong buwelo. Hmm. Ito? Team no sleep kahit makatulog na. Hindi, hindi naman ako matutulog. May idlip naman yan pagkatapos. May idlip naman ako pagtas ng laro. Talagang nire-reserve ko lang yung bosses ko muna. Doon sa sa in-game na. Ay, invoker. Okay. Back to basic sila dito. So, ano na to? Support Tiny. Support Tiny Skyrat. So, ano to? 5? 5 Tiny ba? 5 sa Skyrat? Parang hirap kasi pool. Ano yun? Eh, hindi, pwede pa rin na. Pwede na nga pala. Since yung words wala na palang gold na nabibigay. So, I think okay na rin yung ano. Team Blue, pag naghanap pa sila ng Blue na hero. Pwede nga, no? Hero dito, Alliance. Kung 4 last duck to, hindi, sa tingin ko, ano na ito yung mid-lash rock again. Ay! Okay ba ito? So, Razor mid, then Lycan na naman. Okay. Razor mid, Lycan na carry. Then, 4 lash rock. Okay, okay. Ay! Hindi, off lane ano, Lycan. Safe lane, ano? Abaddon, Abaddon, ano? 5? Nako. Abaddon 5, okay. Kakay ba ito, ah? Wala nang, wala nang, hindi, wala nang coil, pero may heal naman. Ah. Abaddon 5, wow. Abaddon 5, CM4, Lycan 3. Ah, ganda ba ganda? So, I think sa draft, parang... Tingko parang... papabura ko dito sa Alliance. Hirap kasi pag tipong, ano na eh, pag yung Alliance naka, ano, mag-initiate. Yung si Razor, mag-static, like, then mapag-ano agad yung shape-shape si Lycan. Parang walang pipigil eh. Wala silang ano, pang-hold kill oh, na pang-hold kill Lycan, pang-disengage. Parang sobrang hirap. Kailangan siguro dapat maganda yung start dito in Bokor na sa tingin ko para med pwede siguro sila mag-farm man, pero lalamang talaga sa farm yung Razor, syempre. Razor isa sa mga hero na malas talaga sa lane. Pero kailangan talaga dito ni in Bokor na mag-ano quasbex. Kasi sa tingin ko medyo I think medyo madurga ito pagdating sa laning stage nung ano eh, Viking GG. Lalo na kasama ng Skyrat na sobrang lambot. Kayang may pagmamani Maiden yan pagdating sa laning eh. Basta bumili lang ng maraming mangga si Maiden. Tingnan natin. Ayun, sa'yo konti. Palash rock. Pero quick game na naman to, no? Pwede. Kasi yeah, ano yan eh. Like an lash rock yan eh. Like an lash rock. Pwede mag-ano mo dito. Fast game. Kung titignan mo. Yung draft ng Alliance. Wala na no boss.
Ewan ko, pag ano, parang nagiinom ako, nawawalan ako ng boses. Malamang. Or namamalat. Tawag doon, dehydrated. Oo, oh, hindi kasi nakakain na. Tapos puro chichirya yung pulutan. Pero ito, pailan mo natin yung both teams yan. Sa side ng Alliance, we have Fata sa kanyang Abaddon, Limp sa kanyang Razor, si Nico Baby on Slash Rock, si 33 sa kanyang Lycan, and Nanskin sa kanyang Maiden. Side naman ng Viking, Celery on the Skyrat, si Shad on the Slark, si Toby on the Darkseer, Tanner on the Invoker, Aramis on the Tiny. Mm-hmm. So yeah. Basilius agad. Dito ang skin. Then, Matic. Sino sila? Lycan, magkano yan? Ito na talaga meta ngayon, no? Ito yung napapansin ko, eh. Basilius, tapos, ano? Basilius and Buckler. Isa sa mga susi para manalo ka sa laning stage. Basilius, Buckler. Basilius, Buckler. Kailangan mo yan. Thunder Gen, tas, ano, armor. So, magkano sila switch ng lanes? Kapag aggressive trialing dito, Alliance, okay. Maganda yung ginawa nila, no? Lanes, lane adjustment. So, bounty runes, tatlo, makakuha dito ng Alliance. Hindi nakakuha na yun, no? Ni Tiny. So, isa lang makakuha dito, no? Ng Viking GG. Or, baka mo, hindi na siya mauna nila, ikan. Oh, pero stun? Naku po. First blood ba to? First blood data. Wala. Buying time lang. Buying time lang. Napaganda rin eh. Second skill. Hindi siya mahabol. Yan. Solo. I think. Iyayaan na lang ata nilang mag-solo dito siya, no? 33 sa baba. Pero nag-adjust din ang lane dito, ano? Yung Viking GG. Mayroon kasi pag naka-free farm itong Lycan na offlane. Mag-i-snowball ito eh. First blood. Oh, yun lang. Nabigyan na nga. Oo, nabigyan na nga sa top. Ay, wait lang po, CR lang. Ah, ito si Darkseer. Pero ang ganda-ganda dito na, no? 33. Top caliber talaga na, no? No offlane. Ano, inayaan niya yung creeps na ma-pull. Yan yan, yung creeps dun, no? So, may namamatay na creeps na hindi nakukuha na ng XP na Slark. Grabe yung ano, ginagawa dito ng 33 sa bottom lane. XP plus farm, lamang na lamang siya dito kay Slark. Level na pa lang siya, oh. Level 1. Pa-level 2 pala, hamang si 33. Pa-level 3 na ata, almost level 3 na siya dito. Pero ito, si Celery, dito na, uy, ako mamamatay yata dito si Lycan. 1, 2, uy, may pounds ba? Hindi, wala ka siyang pounds. Oh, pero Sunstrike, uy, kukunik. And, nice Sunstrike dito by Tanner. Nagano siya, Quasvex, nagano pala dito si Invoker. Quasvex, sorry. Okay. Pero at least, ito si Lycan, nakakuha niya na yung kanyang, ano, Buckler. So, di niya kailangan umuwi ng, may screenshot, oh, eh. Di niya kailangan umuwi ng, di niya pa kailangan padala yung courier niya para makuha yung item. Kasi namatay na siya. Pero ito, another toss. Toss, pinalo up ng Avalanche. Kaso, makakaligtas pa ata dito. 5 Abaddon mamatay. Isang kalmot na lang yun, no? Oh, yun. Grabe na, paglaro sa apoy yung ano, ito, like, pero maganda, nabuhay naman siya. Pero grabe yung last hit and denice dito na yun, no? Ni Koy pa sa middle lane. Talaga nadodominate niya dito, middle lane. Sobrang nahirapan itong si Invoker. Pero I think decent naman yung ano niya. Yung last hit niya. Hindi nga lang dun ganun ka lucky. Dahil nga Razor katapat. Pero at least, yan, may boost na siya. Pang outrun dun sa static. Para unti lang, ano, masip-sip na damage yan. Magandang ano niya. Yung next item niya dito, Drums of Endurance para may movement speed. Drums of the Injured. Aso kanina, same line up din to eh, no? Okay yung ano, next item dito yung bar since nag-quest expert siya. Kasi okay na, hindi mo na kailangan magkaganims eh. So drum siguro, tapos face boot siguro, or
Threads. Plus, ano mo nip? Siguro maganda 4 stop or Eagles. Pero gusto mo makakita ngayon ng Invoker na naka-Bloodstone. Invoker, Bloodstone. Ganda rin yun, sa Invoker ng Bloodstone. Sulit yun. May amp pa. Oo, may mana, may ano pa. Mana loss reduction. Parang di ba masyadong redundant pag mana loss reduction? Yung kasi nakalagay sa Kai eh. May mana loss reduction eh. May loss na may reduction pa. Pero masyado atang redundant. Mana reduction lang na dapat. Up, early. Nanakit siya. Ako, ilan damage? May 7 ito. Masa patay yata siya dito. Sa may likod, may toss. Sa pangkalabit. Sa pangkalabit. Penge. Boy pa, boy pa. Oh. Saan sa rect niya natin kung matatouch? Oh, wala na, wala na. Apagsalve. So, boy. Daya pala na pwes. Yung ancient pala kayong flat na, no? Parang flat. Flat che. Flat, wala lang. Wala lang. Oh, dan. Invoker. Uy, kinukulit niya dito. Ay, binibait niya, binibait niya. Toss? Totoss mo ba si Invoker? Kala, uy, totoss eh. Mare-report ka yan. Pero Razor, pwesto dito para kunin yung bounty. Dito rin yung Jamie din ha. So, tiyan natin kung ilan makakuha ang bounties dito na. Nakapagagawa dito kay Tiny, pero may avalanche. So, nakuha pa rin nila. Nice decision naman dito kay Tiny na mag-back na lang. Kaso, kapalit na lang buhay niya. Ito, kapalit talaga ang buhay niya. Pero at least tatlong bounties makakuha dito ng Viking. Kapalit yung buhay niya. So, I think that bad na rin. Pero ito si Daisha. Medyo nahirapan na no, mapag-lay. Dun sa may top 8, 7 pa lang yung lasit niya habang dito si Lycan. Hindi siya ganun ka free farm, pero in terms of level, mataas yung level niya, level 4, pero nandito sa may baba. Aray, yung sakit! Sakit ng damage sa apotik. Nakatakit kagad dito. Oo. Sakit ng ano, damage sa apotik shield. Tapos yun o, isang ngal lang ng, mga, ng dalawang aso. Nanakit si Slack, pero buhay naman siya. And ano ba yung level na niya? Level 3, baba ng level niya. 5 minutes pa lang, level 3 pa lang siya. Tagal na mag-level 6 dito para may pang ano sa lane, pang sustain sa lane. Pero 6 minute mark, wala pang shrine ha. Kapag gabamit na shrine, level 3 na yung diabolic dito ni Nico Baby. So yan, yung start na yung gagamitin. Pero sa may mid, pinangyaring kakaiba. First blood. Hindi. Hindi yung first blood. First blood yan. Hindi, joke lang. And, first blood. Ito yung first blood sa Torre. Sa Torre, sa Torre. Bakuha nila yung Torre dito. Tapos boots of trouble, use moving to the end. Bakuha na kami yung Torre. Ititignan, tignan pa. Tumodouble kick? Oo, kung may nag-TP daw. Pero wala naman. Topang niya, no? Ay, kaso, rotation dito sa may top na ko po. Nico Baby, alanganin siya dito. Oy, pero yun lang, sa likuran, ginagawa siya. Mukhang, oy, mababawian ba dito yung kabila? Ayun lang. Matay pa nga. Pero papatay din lang dito yung mate. Ay, pero ah. Patay kagad. Yun lang, namatay si Slug sa may baba. And, mamatay naman to. Pero, hindi, okay lang naman. Okay naman sa Viking GG. 2-for-1 trade ka, so... In terms of objective, abis talaga umuha dito ang objective ng Alliance eh. Like, oh, kumbaga yung game nila magre-revolve around 20 minutes eh. Oh, pero ito nandito na si Invoker. Oh, mabulban nila dito. Toss. Aso sa harapan mo lang tinos. Nabuta ka pa rin dito ng Slark. But I think, basta ma-hold lang ito ng, ano, ng Viking GG. Magandang mga optimization dito ng Invoker. Kaya naman, pagdating ng mid-game. Kailangan lang talaga dito na slack ng XP muna para magkapag-level 6. Kaya, syempre, pag mataas yung level ng Dark Pack, mas mabilis pa siya mag-farm. So, kailangan niya muna talaga XP muna. I think itong si Stark, hindi na siguro ni Midas. Baka magandang na lang rectal drops. Then, para makalaban na siya. Makalaban. Up! Gawin mo. Naku yun, kumain. Kumain na magic damage. Nakit yun, son. Devil. Level... Ano ba ito? Hindi pa naman max. Pero level 3 kasi kaya sobrang sakit. Eh, nag-i-stock pa sila dito. Grabe naman. Dito si Fata. Mia na pa siya dito. High ground na ward.
So kita-kita nila kung sino yung mag-gain bay dito sa may top lane. Tier 1 item makukuha ni Nico Baby. Nakuha niya Oceanite. Grabe naman ito mag-cameraman. Always na ano. Always nasa taas. Mahilo ko naman boy. Ito tayo. Yan. Yan, butong trabi na dito yung last track. Hindi, may mana pa naman siya. Hindi, uwi na agad siya, okay. Armid ha. Pata. Pata, mamatay ba? Sasa rin. Ako sakto. Hindi, lumunod doon kay Pata. So, nagtatakbo muna dito, na avalanche pa nga. May follow up na naman ba? Pero Diabolic Edict nandun. Namunit. Napunit siya doon sa Diabolic. Tumigim lang saglit. Mag-back na muna siya. Sunstrike? Wala na. Another. Tier 1 item makukuha ni Toby. Toby XD. Which is si Darkseer. Pero ayan, may ano muna tayo. Seconds or may pause tayo. Baka may update na naman. Or baka ano lang. Nag-crash yung PC. So ito. Lash Rock, mag-heals nga siya. Min na. Basilio, ano pala, Brazer, Null, then Boots of Travel. Razor, ano kaya item ni Razor? Pa-heals din siya, okay. Standard, nakita natin, pag ano. Ayan, naka-recon na. Ready. Pero tingnan mo yung ano niya, rate ban saka, rate ban saka Brazers. Ano yan? Gamit dito nung ano. Laser? Nakita ko na yung trend na yan, lagi. Yung rate ban tapos Brazer. O kaya ano, Brazer Null. Brazer rate ban pag AG. Pero pag intelligence, ano, Brazer tsaka Null. Pero yung long, naku po, ang sakit! Ang Diabolic boy. Kumain ng Diabolic. Nalapnos. And dalawang ano, outpost makakokontrol nila. So, yung XP, lahat sa kanila. Yan lang. 10-8. 10-8 tayo at ilang minutes na yun? 10 minutes, 27 seconds. Pwede ulit seconds. Silang mamreasure dito sa may top 10 eh. Kahit dalawa or si Lashrak lang magpano yung pumush na ito kaya-kaya nila eh. Pero yan, nakontrol naman ng ano, ng Viking. Sila naman na may control dun sa ano. Sa outpost, sa may baba. Harap. Lycan, wolf form. Nakawukay ng ano, pangukay. Mm-hmm. Si Shad. Or si ano, Slyke. Nakuha ng pang ano. Okay. Ito, naku po. Darkseer. Okay. Pero top lane. Sa DT invoker ah. Ako dito, gogo nga nila. Oops. Okay. Pero kapalit yung buhay. Kapalit na ito ni CM. Pero sulit yung side ng Alliance kasi kakatik siya yung tower sa may baba. Then matitik na rin nila yung tower dito sa may top. Ayun na naman yung objective gaming ng Alliance. Pero may fortification. Sakto. Nagkaroon ng fortification dahil napatay yung first tower sa may baba. Ito na lang abad ang toss natin dyan. Ikaw lang papatinay pa si Pato. Pero Lycan, ang necrobook na niya. Wala pa pala. Wala pa siyang necrobook. Okay. Wala kami necrobook na siya. So dito mid lane, dire-diretso na nga sila. Up, atin yung Earth Split. Pero ano ba yung tide? Isang hit pa. Isang hit pa! Well, sayang. Sayang. Pero Tori na, kuha naman nila. Uy, Sunstrike will connect. In another right click and makukuha nila. Itong si Tyne. Pero mag-abol sila dito. Dito na yung Abaddon. May middle lane. Si Razor din, abol. And may Yule Scepter na siya dito. So ito si Lycan, hindi na muna siya mag-ano, Necro, Correcta Yules. Pero yun lang kami middle lane. Ako po, naka-silence dito, and tinamaan ng Mystic Flare, and mamamatay dito. Si Lycan. Pero at least nabili niya yung ano, drops. At least may pang-hold na sila sa, may pang-hold pa rin sila sa Lycan. Ah.
Nabili na rin siya ng drums. Tingnan mo nga yung ano, Skyrat Mage. Pang ano, mag-wibail. Tapos naka-max na yung, yung second skin niya. Yung third call shot. Invoker naman, kumusta na natin Invoker? Invoker, drums, din may windlays. Ano ba ito? Siguro baka ano to? Casual. Yule Scepter. Ah, Yule Scepter. Okay. Ang cooldown na niya, invoke. Smoke agad dito kaya ba doon? 3.7. Uy, ganda ng pwesto ng wild nila dito. Ah, pero madi-divide niya nga doon yun. Ah, ba doon? Invade na, invade. Pwede nila yan, ibigay lang ulit. Oh, parang papalagayan pala nila. Natos pa loob dito yung Abaddon. Abaddon, makakatakas ba? Uy. Nakatakas naman. Pero kahit na na-force yung ano dyan, yung amin yung barot, pwede. Ay, hindi, go-go sila. Oh, si ano? Ops. Uy, patos pa nga nila dito. Buhay pa nga rin. Ay, boy, pasnay ka, baby. Still alive sa may likuran naman. Ginagaw nila dito yung isa pero mapapatay nila yung Tiny. Yung dalawa na yung nawawala dito sa side ng Viking.gg boy. Okay pa. Hindi naman niya mapapatay yung Slide pero sayang din yung oras na Slide kasi napilita siya mag-TP so hindi siya nagpa-farm. And ano yung binigay? Boss Orb, boss lang hindi niya kakas EG Nigman. Doon ata sa kabila yun. Sa kabila ata. Kabila. The tower, tanggal kagad dito sa may top lane. Same strat para dito sa Alliance. Gusto namin pumush. So, invokener, invoknet, invoknet. Kausus lang ito pa. Pero mag-a-pag. Ay, papalag, papalag. Ako. Ilip ka yan, ililip ka yan. Naku, ayun, nasunog. Uy, nasunog pa nga. Sunog si... Ay, makakapos pa sila dito. Pwede nila yung ano eh, first to, ano ha, third tower. Uy, cameraman, nakatulog. Ayan, push na nga nila yung third tower dito. Triple kill nga dito para kay 33 and 33 tumutuloy-tuloy sa taas. Nakapag-force naman siya ng buyback. I mean, barak yan. Pinakapag na nila. Pinag-tip. Mag-backer. Disiplina, disiplina. Kung na yung range rock, pwede siya na kumuha naman dito. Shrine after. Disiplina, pasok lang. Ayun, kukuha na nga sila ng Shrine na pati. Or, hindi, fake back. So, sakit. Tinamaan na Mitchor, namula lang ng konti. Habang hahabol pa nga rin dito sa may likod, yung, team yun. Wait lang, di pa kami tapos. Tapos mga kulo. Fortification ginamit na, para masagip yung mga clips. Pero hindi nila ginawa, fortification, tapos hindi sila nag-commit. Ayan, pero mababasag naman nila yung ano, Shrine sa may top, then after niya, pwede na sila mag-rush. Si Razor may BKB na medyo malayo. Pero mayan na siya, over axe. Philosopher Stone, makuha ni 30p. Tingnan natin kung bibigyan niya ang Maiden. Kahaman mo, no? Hindi mo binigay sa mga nangangailangan. Hindi naka-Razor. Tama ba? Nakayabad ang pala, okay. So kahit pa paano nakayabad na. Rocha. Kasi kahit walang ano, Vladimir, hindi sila gumawa dito eh. Pero mas gusto nila yung ano, yung mas safe na decision. Kaya, ay hindi, nag-ano na siya. Nag-good. Diretso sustain na. Hindi siya nag-Vladimir, so okay. So ayan, Roshan. Kinukuha na dito ng Alliance. Yan at, kanino kayo? Siguro kayo na to, Nico Baby. Mas bagay kay Nico Baby. Kaya sa kay Laika na wala ng shape-shift. Ayan. Makukuha na yan. Yung refresher lang daw sa kanya. Ito. 17 minutes, 2012. Ayan ang ating score. Ayan. 2012. Ito yung ano ah, yung nilagay nung dati ah, na End of the World. 2012. Naalala ko tuloy yung meme na ano,
yung 2012 na movie, papanood mo yung ano, eh papanood mo sa mga anak mo, tapos sasabihin mo na survive mo yung ganung tragedy. Is kami anak mo no? Scamas. Abi kibi na dito Razor. Up. Abon sila dito. Ayun, oh, abon ako, may naset ng panda naman dito sa may bottom lane. Aso, wala nang tagapagligtas. Uy, baka may courier. May ispat pa dito. Juicy courier. May islap pa dito. Ang gulo ng clash. Hindi na alam, ayun, direct. Direct. Uy, invoker, buhay pa. Napatay na yan, ano ka ba? Ay, Toby. Ang damage. Tuloy-tuloy nga dito, tatlo na naman yung patay. Apat na naman yung mawawala. Patay na naman, ayun and, na. And, kompletuhin nyo na. Hindi. Asan si... bago ano lang, si TP sa base. Kala ko itutuloy niya itap eh. Kaya yan, buyback dito in Boker para mag-defend. Kaso siya lang may buyback. Pero at least yung Tiny and yung Mascara. Mascara. Sorry, Darkseer, pabuhin. Bottom lane. Nag-direction na nga nila itong bottom lane na Prax. At kaya sila lipat ko. Mabili sa mga pangyayari. Ganda rin talaga ng ano, drop na ano. Isang iglap. Sa execution. Ay, dito po sila pa yun yung Mega na second tower sa lead. Pero yung setup. Dito, inabutan pa nga ng stun pero mamamatay pa rin dito. Yung isa na naman sa tabi-tabi, Darkseer, wala na. Ops. Wala na to. Finish na to. Wala na, finish na to. Po fountain dive na. Wala na, finish na. Eh, GG eh na. GG. Will be gold. And, bilis lang. 17 minutes. Oo, di pa inaabot ng 20 minutes. Pero quick match lang. Ganda, ano, ganda ng lane stage niyang Alliance. Parang almost lahat ng lanes na panalo. Tapos, kung titignan mo talaga yung drop dito ng Alliance, mabilis mag-ano. Mag-online. Lalo na Lycan. Endless Rock, ang bilis po. So, yun. Alliance. 19. Taking Viking GG 2-0. Ito na yung next. Secret versus Sword Art. Ayun. Sword Art. Ayun. Short game. Okay. Guys, babalik kami for our last series. One Weeks Combo. We will be right back.